Dito. Ah, doon na lang. Oh, sige. Ayan. Ayan. Tira mo si Fia yung ano, nagsisizzle yan eh. So, kayo ng wife mo ang ano, ang involved dito? Yes. Asa na yung asin tibuok? Wow. And yan, yung we use the asin tibuok to finish. Ano yan? Yung asin, sir, galing Bohol. Ooh, ganyan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Tingnan mo yung tsura, oh. Parang nakalagay sa... Dinosaur egg. Ano clay. Kasi yan? Linagay nila sa clay. Yes, sir. Oh. Maalat to. Ah, hindi masyado. Very subtle ang ano niya, ang alat niya na may hint na konting tamis. Galing yan ng Bohol. Pinoy. Pinoy pa rin, syempre. Oh, yan. Ito na ang pinaka... Ayan. Sige, Sophia, panoorin mo kami. Ah, yeah. Sir, steak knife. This is rocket salad. The greens are from our garden. Garden. Ayan. Ito naman ay shrimp and squid gambas. At ito ang ating yan ang yung ano, Wagyu cross from nice, local. Nice. Uy, meron siyang kaya pala meron siyang Philippine flag. Oo, syempre, represent. It's about time na dapat Pinoy yung ano. Oo, romance. Miskati, lalagyan kita. Sure po, salamat. Arugula. Nandun si sir sa taas nito. Oo. Tikman nga natin. Sarap talaga yung arugula. Masarap. Tapos malambot. Ganda. Hindi, huwag mo kainin, Miss Cathy, kung hindi ka kumakain ito. Ah. Ito yung pinaka-importante. Ano to, sir? Taba. Gano'n mo katagal in-age yung beef? Sadali lang siya, 2 weeks lang. Hindi nagsalita. Dad, talk. Hindi nagsalita, yung kumain. Masarap. Pero hindi ka dito madalas, Sir Paul. Ako? Oo. Hindi, palagi na ako nandito kasi ako nagmamanage ang kusina eh. Aarugula to, Direk. Ano yung pinagkakasya yung oras mo? Ang dami mong negosyo. Eh, umaga pa, maaga kasi ako gumising, Sir Buddy. Bata pa ako, sanay na ako maaga gumising talaga. Kapag na-organize mo naman ng maayos sa umaga. I think isa sa mga importante yung pagising na maaga. Hindi ko lang alam ha. Marami kasi ako nakikita mayayaman. Maaga gumising eh. Kaya ginagaya ko baka sakaling yumaman din tayo. How's the salad? Masarap. Okay lang, sir.
mahilig din naman kami sa gulay. Kano ba? Gusto ko yung taba, masarap. Sarap. Dami ah, ano to? Pesto. Ating pesto. Itong pesto naman, Miss Cathy. Yung basil namin, galing sa baba. Tapos, ano pa ba? Yung cashew. Antipolo. Galing Antipolo sa taas. Di ba, produkto ng Antipolo yan eh. So, doon galing. Imbis na pine nuts ang gamit namin, ginamit namin is cashew. Try natin yung kambi. Ah, for pasta. Ano to? Ano yan, sir? Fried onion. Marami kasama sa kami. Pusit namin. Ano, Sophia? Wala kang videographer. Hindi ka kain. Okay lang. Panoorin mo muna kami. Yeah. Para gutom na gutom ka. Ang sarap. Kumusta naman yung price mo dito, sir? I think it's pretty reasonable. Yeah. Maliban sa steak, of course, given a steak. Ngayon, medyo mahal. Yeah. This would probably be around 4,000 pesos. Wow. This one, yeah. Because it's a smaller cut. Maliit na cut to. Pag mas malaki pa yan, hanggang mga 8 to 9,000 siguro. Wow. Actually, ito lang, mahal. Pero sa totoo lang, pag ito, pag kinain mo sa ibang restaurants talaga na... Mas mahal. Ayo. So this would be probably be around 10,000 pesos. 10 to 12,000. So halos kalahati ang presyo namin. Ito sir, wala tayong tinimpla dito. As in lang to. Kahit paminta, wala to. This one is country fried style bread. Dami! Lagyan natin dito. Ayan ang aming this is beer buttered. Ooh. Fried chicken. Binabad sa yes, beer. Oh. Mm-hmm. Wow. So far, man ko yung salad. So gusto ko yung blend ng sweetness. Mm. Yung, so yung kasi, arugula mapait eh. Nagbe-blend siya. Yeah. And yung gambas. May twist eh. May bagoong to. Ah, may bagoong yun, sir. Sarap, may twist siya. Saka yung garlic na madami. Mm. Ang laking, anong, masarap siya. And of course, yung steak. Hindi masarap. Super sarap. Lalo yung taba. Sir Paul, sino ang nag-prepare na pa niya? Wow! I created the menu. Well, of course, with the help of my CDP. Meron akong chef de partie dyan. Chef Alan. Dalawa kami. Nag-develop ng recipes. Aside okay. From magbabaka. Kusinero din. And other businesses. Et cetera, et cetera. Ang sarap. Ang daming bawang panglaban. Sobrang tender. Malambot siya. Because wagyu siya. Dahil meron siyang wagyu blood. Cross. Pero remember, it's only a cross. F1 cross na native cattle natin. From native, Mucronos? Well, hindi actually native. Sabihin natin local Philippine cattle. Pero mga upgraded Brahma na rin yan. Ganun. Kaya nga, di ba, again, mababalik na naman tayo. Dapat, sa cattle industry natin, dapat ginagawa natin yan. Kasi, yan naman, living testament naman yan. Sir, di ba? Local naman yan. Ibig sabihin, kaya natin mag-produce ng maayos na produkto. Di ba? Ilang beses ko na sinabi,
ang pag-asikaso niyan, ang pag-intindi ng baka na yan, parehas na yan ang pag-intindi din sa mga local cattle natin. Wala kang babaguhin. Well, maliban doon sa finishing stage ng baka, yung fattening stage na, which is the last 100 to 120 days ng baka. Doon mo na bobombahin, pa-fattening mo na siya. Pero all throughout, nung sa buhay ng baka, wala, parehas din. Eh, ang value nito, sa value ng native cattle natin, yung regular baka natin sa Pilipinas, doble. Doble. Try mo to, Miss Cathy. Gusto ko tayo. Wala niyong. Fuck you. Ito. Thank you. Nasa iyo yung flag ah. Bob. Anong tawag dito sa cooking na to? Ito ba yung, diba may tinatawag nila sila na well done? That's medium rare. Medium sir. Rare daw. Kaya ko sinasadya na undercook yung steak pag nilabas ko ng kusina. Kasi remember may init to eh, di ba? Pag nilapag ko yan dyan, naluluto pa siya eh. So pag halos pag lumamig na yung plato, sakto na rin yung doneness niya. Kumbaga. Kaya tinatiming ko lang. Yan, yeah, katulad yan. Luto na siya. Medium rare na siya. Gusto mong ibaba dyan para kumanta? Wow, si Park. Marami pang i-review. Ano pa lang? Mag-review kami. Sige. This time, tikman natin yung kare-kare. Kare-kare, sir. Ang tawag mo ay... Bagnet. Kare-kare. Kare-kare. Tapos, lagyan mo bagoong, sir. Naku, wala pala tayong kanin. Mo kanin, sir? Oo. Kala ko, di ka magpapakatotoo eh. No, sir. Pwede na pagtsagaan. Masarap. Masarap. Ang dami naming revisions kasi dito na gumagawa ng menu. Basta pag isa lang naman ang pamantayan dapat. If it's not good enough, don't serve it. As simple as that. Pag alanganin ka, huwag mo i-serve. Tapos ang usapan. Gano'ng katagal yung pag-develop ng menu? Actually, mabilis lang, sir. Isang buwan ko tinrabaho yan. Tuloy-tuloy. Kami ng mga boys ko. Oh. Parang pandemic kayo, sir. Nag-start na ba, no? Hindi, ngayon lang. Hindi, tuloy pa lang kami, Scott. Wala pa 1 month. Oo, oh, wala pa 1 month. Soft opening pa lang kami. Soft opening pa lang. Kayo pa lang mga unang guests. Oh, swerte namin. Grabe. Steam rice. Eto na. Kainan na. Try mo yung ano, Miss Cathy, eh. Kare-kare. And also the pesto. Tapos eto, sauce ng chicken. So yung kare-kare, yung bagnet mo, ano yung twist nito doon sa original bagnet? Actually, ang cooking method niyan, sir, bagnet talaga eh. Bagnet talaga. Ang tagal niyan, pinalalambot na. Nasa oven kasi yan ng mga 3 oras, tapos low heat lang. Tapos yung... No, thank you. Yung last 45 minutes ng cooking time, nilalakas ako yung apoy para tumigas na yung balat niya. Tsaka hanguin. Tapos, palalamigin namin, tsaka namin hihiwain ito portions. Pag may order, hindi pa yan kulubot. Hindi pa nagpop yan. Pag may order, tsaka namin bibiglayin sa kumukulong mantika para mag-pop siya. Ayun, tsaka lalabas yung kulubot na yun. Yung second frying niya. Yes. Malakas ah. Meron kasi yung parang nasa surface lang yung taste. Yeah. Parang dinadaan lang sa sauce. Ito hindi. Yeah. Nandun talaga yung flavor inside. Bagoong. Yan. Wow. Marunong ka rin pala yung mag-review ng flavor.
Food vlogger natin pala isa body, no? Bagong karir yan, sir. Hindi ako pwedeng hindi ako nagsisinungaling. Try natin 'to. Eto, Miss Cathy, ah, chicken. Kaya mo yan, kahit kapraso lang. Saan po galing yung bagoong? Bagoong ginagawa, naku. Ginagawa nyo rin. Recipe ni mama ko yan. Napakatagal lutuin yung bagoong na yan. Tatlong oras lutuin yan. Ang galing ha, nag-match dun sa... Very... Oo, oh, nakakawala ng pasensya yan pag niluto yung bagoong na yan. Napakatagal. Ito naman kasi nilalagyan ko ng sinigang mix. Ooh, yung fried chicken. Parang gaya ng ano mo, yung nasa ano, sa restaurant mo isa sa Manila. So, sir, yung bagong hindi nyo binibeta o binibeta, nagbabato? Malapit na. Ayan, masarap po. Tikman mo yung chicken, sir. May hint ng asim, konting-konti lang. Yung peso, lasong-lasong mo yung basil. Saka parmesan cheese. And fresh. Yeah. Fresh yan. Lasong fresh. Alam mo, best ito, itong lugar mo sa mga nagdi-date to. Tsaka mga nagtatago. Hindi, maganda talaga mag-date dito, sir. Lalo na sa gabi, oh. Naka-on lahat ng lights. Hindi, yung hindi umulan. Orange kasi yan. Yung sunset. Nako, mamaya, Miss Cathy, matitikman mo yung kamyas pie namin. Pie. Kamyas pie. Nakita ko na itsura. Walang mag-aakalong kamyas. Yeah. Lagyan mo naman. Gravy. Gravy, sir. Yeah. Kakaiba yung fried chicken namin. So, everyday, dito ka? Ngayon, sir. Oo. Ano eh. Baby na naman eh. Startup na naman. Hindi tayo pwede magpabaya. Oo. Hindi tayo pwede magpabaya, lalo't ano, startup. Kailangan babantayan natin talaga muna. Kasi lalo yung kitchen, very critical eh. Binabantayan ko muna yung mga tao. Pag-standardize ng mga recipes yan kasi pinakamahirap, sir. Yan ang binabantayan ko. Actually kasi ako, pag nandiyan naman ako sa kusina, hindi naman ako nagluluto masyado physically. Ang ginagawa, kasi alam ko lahat lutuin yan eh. Ako nga gumawa yan eh. Ang ginagawa ko, magbantay sa kanila talaga. That's the most important thing that the executive chef is doing. Yun talaga importante. Chicken mo, sarap yung breading siya. Tapos yung towards the end, doon mo malalasaan yung... yung asim. Yung asim. Yeah. Hindi siya typical na fried chicken, no? Sa iba. Iba, malayo. Different. It's different. Totally different. Totally different. Ito yung ano? Pati yung breading niya, totally different. Yeah. Kaya meron dito. Country style fried chicken. Yung presyohan mo, medyo high-end. Medyo high-end, no? Yes. Oh, I can say you that. Pero, most of it is below 1,000 pa rin. Siyempre. Kaya rin menu. Parang hindi naman masyado. Reasonable naman. Mura pala. Oo, reasonable. Reasonable naman siya. Yung beef lengua. Kaldereta. Ano gusto mo matikman dyan? Lengua, kaldereta? Busog na ako. Wala ka pala eh.
yung beef and mushroom, ito yung parang may sauce na creamy? No. Ano to? Dry yan, sir. Parang ganyan itsura niya. Tapos beef and mushroom lang. May butter. Wow. Sige. Ah, okay. Lemon iced tea, sir. Sige. Lemon iced tea. Okay, Sophia na lang. Lychee piece. Okay. Ayan. Biscotti. Lychee. This one is cucumber lemonade. Cucumber. Lemonade, sir. Sige, lagay mo lang dyan. And this one po is strawberry mint. Oh, sige. Straw po. Straw. Tikman nyo muna. Wow. Andito pala sa harapan yung ano, yung pangmabi. Pangmabigatan. Ah, andiyan sa harap. Sir, pang sis. Mahal yan. Ay, hindi pala mahal yun. Okay. Yung steak sa mahal. Ito yung mahal. Ang dami rin yung nag-attend, no? Ilan yung nag-attend? Sir. Ano? May 300 yun. Sobra. More than ba yun? Ang dami pala. Sobra yung pagkain nyo? Ang dami pagkain? Saka marami pa kung... Ang dami pagkain? Use legislation ng Sophia, marami pa kung Sophia. Ah, ganun. More than 50 yung nakapasok. Oh my gosh. Please, no? Yeah, pero wala hindi kaya. Oh. Imagine mo, di sobrang... Ang linaw naman ng instruction kasi. Wala namang ano eh. Nakakatawa. On-site eh. Sobra, no? Successful. Nakakatawa. Pwede kang mag-event pala dito, sir. Kaya sa baba. Pwede. Mm. Smaller. Kaya lang, maliit lang. 100 packs. Kaya 100 packs. 100 to 120. Pwede dyan. Ay, meron pala ako yung crispy tadjang. Gusto mo? Pagawa tayo. Ang sarap ng food. May in-R&D ako yung crispy na ano, beef ribs. Mm-hmm. Crispy tadjang. Parang fried. Oh, deep fried na. Pinalambot ko muna yung beef ribs dahil matigas yun. Mga ginagawa ko ng paraan eh, mga items na yan eh. Pinalambot ko muna siya, tapos minarinade ko. Tapos, lagyan ko siyang breading, deep fried naman siya. Sarap siya. Kamaya ang tikman mo. Pwede mo nang ano to. Wow, swerte. Yun yung pinakamasarap, sa totoo lang. In the park, may buto-buto. Oh my gosh. Ano, masarap ito. Masarap talaga nung ano, nung arugula. Kung gusto ko rin yan. Mapait-pait na mild parang lang. Parang may ano siya. Mild na pait. Parang herb. Oo. Herb. Wala ka bang tanim yan sa halamanan mo, direct? Wala. Meron ka ba halamanan, direct sa bahay? Hindi, puro kasulang. Oo, sa kusina lang. Ama, kusina. Tapos nang dumating yung puppy dog niya, yung pubos. Dessert. Yung collection na kanibibang ginger. Kaya na tayo lahat. Kasi hindi niya maparo yung dog. Gusto ko yung ano eh, galanggal eh. Meron ako. Ano yun? Yung luyang dilaw. Yung luya. Yun ang masarap eh. Yung galanggal. Tumumul. Mandali lang ba yun? Dito. Ah, talaga? Pwede magpasa sa sermon. Ang dami niya lupa. Diyan lang sa garden niya eh. Mandali lang ba tumubo yun, sir? Bilis. Hindi na maselan. Babaon mo lang yun. Itubo yun. Ang dami yun. Ganun ba yun? Nag-ano yun. Kailangan ako yun. Harvest. Nang harvest yung isa pag kailangan mo. Malaki yun. Ano siya, matangkad yung dahon niya. Palabas natin. Gusto mo palabas natin yung kamyas? Sige. Palabas yung ano, yung dessert, yung kamyas pie. Gusto mo tikman to? So, pwede pala, no? Restaurant, walang kahit ano, yung menu. Hindi kailangan Italia. No. Ganun na nga uso ngayon, sir. Kailangan mo lang magpakatotoo sa sarili mo. Totoo. Basta, ano sa tingin mo yung masarap? Subukan mo lang, subukan. Trial and error naman yun. Pag sa tingin mo nga lang, hindi. Kalmo, palitan mo ng bago. Hanggang makuha mo yung tamang fit
di ba? The customers will always tell you ano gusto nila. Yun lang yun. Kami as price. Oh my God. Baladsura. Ito yung na plating na. Sige. Ano yung hinulog? Scotty. Ano yung hinulog na gano'n? Zest. Ng dayap. Ng dayap. May tanim ka rin dayap, sir? Wala pa nga. Magtatanim ako. Tatanim ako. Yung dayap na yung local? Oh. Yung bilog na maliliit na mabango? Oo. Okay ba yan? Sir. Hirap panapin yun eh. Minsan wala. May season siya. Sa balintawak makakita ka. Pero may season. Hindi siya laging andyan. Ayan, tingnan mo. Wow. Unique. Yes. Laki naman. What? Hindi pang social na, critic eh. Sorry, sir. Sarap. Ha? Iba talaga yung dayap. Ay, wait. Dinagay mo ng dayap, pero yung base mo yung kamyas. Yes. May konti lang siyang dayap, pero kamyas talaga ang base niya. Pero hindi mo na natitikman yung kamyas. Para sila maasim eh. Okay, yeah. Para sila maasim. Yeah. Oh, liliitan mo direct ah. Oo, para ano. Ang take two. Take two. Let me try. Eto, biscotti. Sarap niya. Lahat ng pagkain mong malasa. Salamat, sir. Galing. Masarap, masarap. Minsan kasi meron yung walang lasa. Meron naman yung pinipilit yung magkalasa pero puro alat. Di ba? Ito talaga naman intended for dessert. Oh! Okay. Masarap. Matamis. Tapos may maasin. Maasin. Kamyas. Kaya siguro sabi ko hindi siya nakakauyaw. Tapos like ito, yung dulo niya maasin. So parang tanggay ano pa. Tagal umay. Dear Allah, ako lang to. Hindi ka lang ano. Sabi mo nga. Ito magpaperto. Tara, magkano to? Una lang yan. 400? Hindi, di naman. Hindi, wala. 200 plus lang. Kasi ano siya, patanggal umay. Tsaka patanggal umay kasi siya. Patanggal umay. Adobo ako, tsaka babalik at babalik ako sa adobo, tsaka Bicol Express. Bicol Express. Yun ang paborito ko. Anong part ng pork yung adobo? Liempo. Liempo. Tempo ako pag adobo. Babalik at babalik ako sa adobo. Diyos ko po. Kahit paulit-ulit. Gumagamit ka din ng Laurel for adobo. Oo. Laurel. Bawang, sangkatotak. Dito nag-deserve ka rin adobo. Yes, meron ako dito adobo. Rice cook adobo. Masarap yung adobo namin. Gusto ko rin yung adobong ano eh, yung walang toyo. Yung po, yung suka lang. Oo, yung suka tsaka asin lang. Masarap yan. Eh. Masarap yan. Ano ba yung... Adobong matanda ang tawag nila. Oo, parang... Adobong puti. Ang tawag nila hindi adobo eh, parang paksiw eh. Hmm. Na pork, di ba? Ano yan eh? Naluluto nyo yun eh, sa ano eh. Chicken yung ginagamit ni Lolo. Oh, chicken din. No, chicken. Usually chicken talaga. Suka tsaka asin lang. Oh. Tapos bawang din, siyempre. Mm. Yun lang. Gustong-gusto ko yun. Pero ginagawa ko, bina-brown ko muna yung either chicken or pork. Iba-brown ko muna siya. Bago ko siya titimplahan. Mm. Para maganda yung tingnan yung itsura niya. Nagka-crust ng brown. Hindi yung puting-puti. Para rin yung puting-puti. Hindi kasi appetizing eh, pag ano eh. Hindi mo bin-brown eh. Meron pa pagkain? Ay, yung ano. Kaya Ma'am Julia. Ayan, tikman nyo lang. Ito yung tadjang. Vinegar, sir. Crispy. Ano yan crispy eh? Actually, tajang. Ribs ng baka yan eh. So, ah, ribs to. Ribs ng baka.
ribs ng bakya na deep fried. Lambot. Kunin mo na yan, ma'am. A million dreams. Actually, pang trial pa lang to, sir. Hindi ko pa nilalabas to. Lambot. Ha? Ilan ang ano mo? Ang alin, sir? Menu. Ilan lahat sila? Ang menu? Yung pagkain mo. Less than 40. 40? Oh, less than. Ano ang hirap nun? Huwag sobrang dami. Mas mahirap. Alam mo lang. Okay. Pero again, di ba sabi ko sa'yo kanina? Kailangan. Ang isang romat, it has to be versatile. Katulad ng liliyempo, hindi nyo lang mapapansin, pero paulit-ulit yung ginagamit yun. Yeah. Tapos yung beef cubes namin, paulit-ulit yun. Konti lang ang romat namin. Kailangan mo lang i-expand yung menu. Kailangan mo i-expand creatively. Hindi yung pasok ka ng pasok. Sabi ko nga sa'yo, maraming pamantayan. Diba? Hindi pwede na porke masarap ang isang pagkain. Okay kaya, approve ka lang na approve. Kailangan lalaruin mo yung mga romat mo para hindi ka mahirapan sa purchasing mo tsaka inventory. Sarap nito? Okay ba? Pangkanin, ano? Pangkanin. Saka ano, laging ano, diba, struggle sa beef. Matigas. Kahit gano'n siya kasarap kung matigas. Wala na, diba? Ito, Sophia, gusto mo try ito? Ito, masarap ito. Try mo. Bigyan mo ng konting kanin si Sophia. Pang rice kasi siya eh. Iba sa, iba. Beef ribs. Ribs. Beef na, beef rib. Prime. Beef ribs. Laman. Yeah. Laman. Yes, laman. Pumikita ka na, sir, ng ganyan. Ano ginagawa sa pera? Ay, wala. Ipon ako eh. Hindi ako magastos. Mano ka, mahigpit ka. Super. Until now, hindi na. Hanggang ngayon. Oh? Oo, oh, hanggang ngayon. Hindi ako... Kaya ka nagbabas pumuntang Abra. Oo, oh, totoo. Sasakyan ko nga yung Montero ko. Ilang taon? 13 years na, hindi ko pa pinapalitan. Hindi ko ba nagpapalit? Tumatakbo pa naman. Tumatakbo pa naman. Hindi ako mahilig sa... Minsan-minsan. Ang pinakaluho kong gusto ko, pasyal, mga babakasyon, mga bata. Ayan. Ano kaya ka dyan? Pero yung ano, mga damit o ano. Hindi pa ako bibili ng damit ng asawa ko. Hindi ka bibili. Dati, inis na inis sa akin yan kasi lagi yung black yung t-shirt ko. Palit ka naman ng damit. Baka sabihin ng mga tao, hindi ka naliligo. Hindi ako maitim. Bibili ako, t-shirt na itim. Bench lahat. Mga isang dosena. Ulit-ulit. Yan na yan, ulit-ulit. Ulit-ulit, gano'n. Oo, yan na yan. Okay, Sir Paul, thank you so much doon sa dinner. Sobrang sarap ng food. Pang, sabihin natin, medyo pang upper class, tama ba? Pwede, yeah. Pwede. At pwede rin, ano? Pwede rin. Pwede rin. Class AB. For experience. For experience. For experience, yeah. Yeah, for experience. At yun, dito po yan sa, sir, location natin. Location natin is located kami dito sa 0011 Granada Street, Barangay Pagray, Lower Antipolo. Hill House. Hill House. Yeah. The name at of the restaurant. At Waze naman to, sir. Yes, nasa Waze naman siya, saka Google. Google Maps. Okay. So, Hill House. Invite mo naman yung mga loyal subscribers natin na itry ng restaurant mo. Una, sir, thank you for ano for visiting us here at Hill House. Nakita niyo na naman anong activities na ginagawa natin dito. Another farm to plate concept. We're trying our best to produce good quality product out of our own fresh produce. So I'd like to invite everyone, lahat po ng mga subscribers ni Agribusiness How It Works, to visit us here at Hill House. No? Matitikman nyo po yung mga produkto namin dito, yung mga food namin dito na talagang mula sa puso, na kinraft ng
ng team ko, no? Hindi lang ako, ng buong team namin. Kasama po ang aking heirloom recipes ng aming family. Matitikman niyo po dito. So, pasyal lang po kayo dito. Makakapag-relax kayo dito. Maganda ang view. Maganda ang ambience. Malapit pa. Napakalapit lang sa Manila. Lower Antipolo lang po kami. Thank you sir, very much. May Facebook page? Facebook page. We have a Facebook page. It's Hill House Laidback Dining. That's all. Thank you. Thank you very puntahan much. Puntahan nyo po. I-try nyo po. Mag-enjoy po kayo sa food. Talagang masarap. Hindi bola. Hindi ako kasama doon sa vlogger na sasabihin masarap tapos hindi pala masarap. Yes. thank you, sir. Sir Paul, thank you so much. Salamat. Ayan na. Sunset. Dapat ganyan talaga, orange lahat yan. Oo, ganun dapat yan kanina eh. Kaya lang, maulap eh. Kung hindi lang po food, masarap, maganda yung ambient, no? Yes. Overlooking the city, buong Metro Manila. And of course, ang pinaka maganda talaga ay yung produce. Yes. Na talaga nanggagaling sa farm. Yeah. Yung Wagyu Cross. From Abra River Ranch. Yeah. At saka yung mga greens, andito lang sa garden. Yes, nandun sa baba, sa garden. Yeah. So, subukan nyo po. Andito ako palagi. Ako mismo mag-entertain sa inyo. Yeah. And by the way, gusto ko rin magpasalamat kay Sir Paul dun sa pag-attend. Of course. Dun sa ating grand meet and greet. Of course. Always at your service, sir. Walang problema. Tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang magtutulungan. Thank you. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct. Inspire. Succeed.